Hi mga farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. So close up look ng ating white kelso, cheek. Ayan, day old pa lang yan. Ganyan ka lang ha, smile. Ha? Ayan. For today's video, so kauuwi ko lang dahil nakagaling ako sa LBC. So nagpadala ako ng fertile eggs, yung binlog ko kahapon. So may umorder na sa akin ng 50 pieces. So pinadala ko siya via LBC. So ayan, ganyan yung packaging na ginagawa natin. Nilalagyan natin ng bubble wrap. Tapos nilagyan natin ng bubble wrap at sinisigurado po natin mga farmers na hindi gagalaw yung mga itlog para maging safe sa biyahe. So, yung pinadala kong 50 piraso is bound to Batangas. So, ang 40 legs naman po is, ang buhay niyan is nasa 15 days pa. So, kakaharvest lang naman namin ito kahapon. Kaya, fresh na fresh pa rin itong dadating sa buyer. So, ayan. Maraming salamat po sa umorder kay Sir Romeo Ortega. Yun, nasa Dubai si Sir Romeo ngayon. Nag-order siya kanina sa akin ng kahapon ng itlog at napadala na lang natin. So, sa mga gusto pa po umorder ng mga eggs natin na palahian, ng mga fertile eggs, so, nationwide po nagpapadala tayo via LBC. So, ang presyo po is 50 pesos per piraso. Yun na po yung mga vinlog ko last vlog na mga pinakita ko sa inyong selected broodstags tsaka mga magaganda kong inahin dito. So, ngayon, sa video na to mga farmers, ipapakita ko sa inyo yung mga itlog ng white kelso na napisa na. So, may mga iilan tayo ditong mga chicks na kelso na ipapakita ko sa inyo at isi-share ko sa inyo. So, alam ko maraming nag-aantay nito, pati sa message natin sa Thessalonica Farm Chicken page. So, napakadami po nagtatanong ng white kelso. So, pasensya na kayo mga farmers kasi hindi ko masyado ina-update. Pero ito, papakita ko sa inyo. At nagpaparami pa po tayo sa ngayon ng mga palahi natin na white kelso. Dahil hindi naman po karamihan yung ating inahin, pati yung binili nating materials kay Sir Biboy Enriquez. So, hindi po ganun kadali magparami na white kelso. So, dahil ilan lang po inahin natin, isa lang rin yung brood cock natin. So, sana po naiintindihan ninyo. At mag-update naman ako mga ka-farmers if ever meron na po tayo ibibentang fertile egg na white kelso at chick na white kelso. So, sa ngayon, ongoing pa po ako sa pagpaparami nito para pag rumami na sila, makapag-produce sila ng maraming itlog at makakapag-share ako sa inyo ng mga maraming products ng white kelso na purebred. So, ito mga ka-farmers, ipapakita ko na sa inyo itong mga bagong pisa nating white kelso chicks dito. So, ito mga ka-farmers. So, yeah. So, ginabi na ako. Medyo gabi na tuloy. Kauwi ko lang rin kasi. So, ito mapakita ko na sa inyo. So, dito nakalagay yung ating napapisa na sisiw ng white kelso. So, sobrang hirap din mga farmers din magparami nito kasi nga, yun nga, konti lang naman kasi nga yung materials natin. Di bali ko madami, so yung itlog, dare-derecho, parang Rhode Island or yung mga breeding ko dito ng mga iba't ibang klaseng mga manok na panlahi. So, marami akong inahin dyan. So, kaya araw-araw, sobrang kong daming nakukuhang mga itlog. So, dahil nga itong kelso is nakahiwalay itong breed nito. Dahil syempre, para maingatan natin yung pag-breed nito na pure breed lang talaga sila. So, yun, paunta isa-isa lang yung nakukuha natin na itlog. So, yung una ko pa na-harvest na itlog, may mga wala pang laman kasi bagong itlog pa. So, ngayon pa lang ako nakapagpapisa. So, sa pagpapapisa pa, sa pag-incubate, maghintay ka pa ng 21 days para makapagpapisa ka. So, yung mga inahin ko naman na nabili, hindi naman yung pagkabili ko, nangingitlog agad. So, naghihintay rin ako ng ilang month pa para mangitlog sila. So, yun. So, ngayon lang ako nakapagpapisa talaga ng eggs ng white kelso. So, ito po, ipapakita ko na sa inyo itong white kelso chicks na laman ng ating incubator. So, dito ko nilalagay mga farmers sa maliit na incubator kasi mataas yung pagpisa nitong maliit kong incubator compared doon sa malalaking incubator na meron ako. So, kaya ayan, marami pa. Pati dito sa kabila, may maliliit pa akong incubator dyan. Ayan, tsaka itong styrobox type na incubator. So, ayan, pakita ko na sa inyo. So, ito muna pakita ko sa inyo. Ito muna ang loob. So, may mga ongoing pa dito, pero ito, yung mga brown eggs, mga Rhode Islands yan. So, may mga bagong pisa pa dyan. Tapos, ito yung PW na itlog. So, pure breed white kelso yan. So, hinihintay pa natin magpisa yan. Ito pa. Yan, pure breed white kelso. So, malapit na rin po yung mapisa.
And ito na po yung ating Kelso chicks. Ayan. Ayan na sila. Baka maipit. Diyos ko. Dito. Ay, baka tumalon. So, ayan po. Maingay ng mga manok. So, close up look. Bantay mo. Ganyan mo. So, close up look ng ating white kelso chick. Ayan. Day old pa lang yan. So, ito yung isa sa ilalim. So, napakaganda niya mga farmers. Siyempre, mahal yan. Kaya mahaganda. Diyos ko, batang-bata pa. Napaka, ano na agad. Lixi na agad. Pakita ka lang. Flex ka lang sa camera. Ayan. Ganyan ka lang ah. Smile. Ha? Ayan. O, diba nasunod sa camera. Ayan po, mga ka-farmers. Pure boo. Nakarinig lang ng sound. Ang lakas ng response niya. Ayan. Kelso yan. Ito, kelso rin to, mga ka-farmers. Ayan. Kelso rin yan. Ayan. Kelso rin to. Saka itong mas maliit na to. So, yan. Yan lang pa mga farmers yung pisa natin. Ito pa. Yan. So, ito. So, yan pa mga farmers yung mga napisa pa lang natin ng mga sisiw na kelso. Yan. Ano sila? Shy sa, ayaw nila ng camera. Shy sila shy. So, gustong-gusto ko man mag-share mga farmers agad-agad. Gusto ko man po i-share lahat yung mga kelso natin sa inyo agad-agad, pero hindi pa po talaga natin kaya mag-release. Ayan. Hindi ko pa po talaga kaya mag-release kasi nga po iilan lang po yung ating inahin at brood stag, ay brood cock. So ito yung isa naman dito. So we have 6 pieces pa lang. So yan. So yan, kuhanin ko na rin sila dito. I-harvest ko na rin sila dito sa incubator. So ilipat ko na sila dito sa tawag dito sa ating brooder. So sila lang dito. So wala naman na tayong mga sisiw. So solo na muna nila. Solo muna, solo. Ayan. Solo muna nila yung brooder. Dito ka naman sa kabila. Para hindi kayo sikip. So, yun. So, marami pa tayo inihintay na mga itlog. May mga inihintay pa tayo mga pisa dito. May tatlo pa tayo dito na ongoing na pipisa. At ipakikita ko naman sa inyo itong na-harvest ulit namin na itlog din na i-incubate din namin next day. So, ito pala. Pakita ko muna sa inyo. So, ito mga farmers yung isa sa ating kelso na inahin. So, ayan. Isa to sa inahin na pinanggalingan ng mga itlog na pinakita ko sa inyo na napisa. So, pure breed white kelso po ito galing kay Sir B-Boy Enriquez. Ayan. So, may lock pa to. Pakita mo yung lock. Lapit mo. Ayan. Meron niya sariling lock. O, ayan. So, makikita niyo yung ibang mga manok. Mga walang lock yan. So, yung kelso lang yung nilagyan natin ng padlock. So, ito naman yung broodstag natin. Broodcock. Broodcock. Broodstag ako ng broodstag. Ito naman yung broodcock. Ayan. So, ang kasama ngayon ng broodcock natin is yung dalawang sinibalang. Ayan. Yung dalawang sinibalang na manok. Hindi makita. Ano, wait lang. Ayan. Sa taas. Ayan. Kita-kita na. So, hindi ko po kasi pinagsasama yung puti na pinakita ko sa inyo kanina. So, pag tong siniba lang yung pinapakasta ko, silang dalawa lang. Tapos, pag pinapakasta ko naman yung isang puti na pure na puti, so, yung puti lang din, hindi sila sabay-sabay tatlo. So, kasi pinapalo po ng ibang inahin kasi sila yung magkasama na. So, sila na yung magkasama pag pinapakasta natin. So, yan yung mga pure breed white kelso natin galing kay Sir B-Boy Enriquez.
Next, ang pakita ko naman sa inyo ito na harvest natin na itlog na ready to incubate. Sobrang haggard ko ngayon, mga farmers. Sobrang haggard ko ngayon, grabe. Dami kong ginawa ngayon kasi magpe-fiesta na po sa amin dito sa Bohol. Sa Linggo po is fiesta dito sa poblasyon. Ayun. Diyan lang nakalagay yung susi namin. Eh, secret, baka makita. Char. So, fiesta kasi sa amin, mga farmers, sa Linggo, sa Monday dito, May 15. So, nagbili ko kanina ng maraming lamas or mga sibuyas, kamatis, mga pangluto, panglitsyon. So, dahil maganda ako dito sa poblasyon sa bayan namin, kaya kauwi-uwi lang namin. Ayan. Ah, dandahan, Diyos ko. So, eto yung iba na nakuha natin na itlog. Ayan. So, pakita ko sa inyo. Meron na rin tong mga tanda. So, ayan. PW. Ayan. Pure Breed White Kelso. Isa. Ito pa, dalawa. Ito pa, tatlo. Ayan. So, tatlo, apat. Ito pa. Pure White Kelso. So, brown na tong isa. So, yun. Meron pa tayong apat na ongoing na i-incubate. Baka next days, apat dito Kelso. So, may tanda naman. Hintayin ulit natin to 21 days na naman bago tayo ulit makapagpapisa. Pero siyempre, ganun talaga sa pagbibreed, mga ka-farmers. Sa pagbibreeding, hindi rin talaga madali, lalo na yung ibinibreed nyo, kagaya ng ganito, yung sinimulan ko na Kelso. So, dahil nga po, hindi nga marami yung mga inahin ko, so talagang tiis lang sa pagpaparami. So, dahil nga sabi ko sa inyo, gusto ko talaga makapagbigay sa inyo o makapag-provide ako sa inyo ng mga Kelso fertile eggs, tsaka mga chicks, mga day olds na mga sisiu. So, paano ko naman po yung gagawin kung yung unang roll ko, yung unang pisa ko, ibenta ko na agad, di ba? So, dapat po talaga tiyaga, maghintay, pasensya na makapagparami. So, para po pagka dumami na po yung ating mga inahin, tsaka itlog. So, marami po tayo mapoprovide at marami tayo maishishare ng mga Kelso sa mga ka-farmers natin na gustong bumili. So, yun nga, sinasabi ko naman sa inyo dati pa sa aking vlog. Don't worry po, once na magbenta po tayo ng fertile eggs tsaka ng mga manok na white Kelso pure breed. So, abot kaya lang po ang ipipresyo natin. Ayan. So, pangako ko po yan sa inyo dahil gusto ko po na yung mga ka-farmers natin na gusto pong mag-avail nito is abot kaya lang po nila at makakabili po sila ng kaya nila, na kaya nilang halaga. So, naiintindihan ko rin po kasi yung ibang nakaka-chat ko na gustong-gusto din talaga nila mag-alaga ng white Kelso, pero ang problema nga po, medyo namamahalan po sila sa materyales, lalo na pag pure breed talaga na galing kay Sir Biboy Enriquez. Kahit ako po, medyo nabigatan din po ako sa presyo. Pero yun, hanggat kaya ko po mag-breed ng pure breed at maparami ito, so wag po kayo mag-alala, lahat po kayo mabibigyan ko. Konting hintay lang po at konting tiis lang po para po sa atin lahat at makaka-avail din po tayong lahat. So, yun lang muna, mga farmers. So, bago pala ako mag-end, so mag-shoutout ako, meron pala ako nakachat sa Thessalonica Farm page na chat. So, yun, mga farmers. So, bago ako mag-end, so meron pala muna ako i-shoutout. So, bago, meron, nabasa ko to, nakachat ko to sa Thessalonica Farm Chickens page na nag-inquire po ng mga itlog. So, nagpapa-shoutout sis sa YouTube channel niya is Ekims TV. So, yan, please subscribe naman po kayo sa ating kapwa ka-farmers na si Sister Ekims TV. Tapos si Sir Michael Borlas, ayan, hello. So matagal na daw tayong pinapanood ni Sir Michael Borlas. So ayan, maraming salamat po sa inyo at salamat po sa palaging pagsuporta sa aking YouTube channel at sa lagi pong panonood sa aking mga videos sa Thessalonica Farm. So yun, mga farmers, kung gusto niyo po pala ulit bumili ng mga palahian pa, so yun lang po muna yung may offer ko ngayon sa inyo. Kung sino po gustong bumili ng palahian ng mga manok na binlog ko last time, so ayan po yung vlog ko. At mga Rhode Island red and white na fertile eggs, so available pa po yan, mga farmers. Just message Thessalonica Farm Chickens para po ma-reserve ko kayo at ma-prepare ko po yung inyong order. So, inulit ko po, we ship nationwide po via LBC. So, sagot nyo na lang po yung shipping. So, 50 pesos po per piraso sa ating mga palahian na manok na fertile eggs. At 30 pesos naman po each para sa ating Rhode Island Red and Rhode Island White na mga fertile eggs. So, mag-message lang po kayo at mag-chat po ako. Ako po mismo yung nakaka-chat nyo sa page. So, yun, mga farmers. So, hanggang dito na lang po muna ang aking video. So, salamat po sa mga nanood. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload natin dito sa aking YouTube channel. Ayun, mga farmers, thank you for watching. Happy farming!